Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Kung iniinisan po na neighborhood ko matanda. Siguro kinaiinisan. Kinaiinisan. O, kinaiinisan siguro to. Matanda na po to. Parang nasa 50 plus na po. Ang problema lang po sa kanya. Plus, parang hindi pa naman po gano'ng katanda yun. Oh, oh. Rico, dyan umayos ka. Sabi dito eh. Oh, ang problema lang po sa kanya ay gumagawa po ng storya po about po sa amin na hindi naman po totoo. Ang purpose ko lang po is nakakasira din po ng image po sa amin. Ang lalaswa pa yung mga sinasabi niya po sa amin. I mean, chinichismis niya po sa iba na ganun-ganun po. Well, if that would be the case, pasok yan sa kasong slander, ano? Mm. So, dahil magkapit-bahay kayo, kinakailangan mo pumunta sa barangay kasi ang kulong sa slander ay maliit lamang. In fact, pagkadalasa, pinagbabayad lang ng multa. Noong araw nga, 200 lang yan eh, yung oral defamation na yan. Ngayon, tumaas natin. Ano, sa misa, hanggang 40,000 na yata. Meron nga nagbabayad ng 20 na multa, 30,000. Oh, wow. So, hanggang mo pumunta ka sa barangay, maghahain ka ng reklamo, ipapatawag kayo ng lupon. Tatlong hearing yan, pag di kayo nagkasundo, maaari ka nang humingi ng certificate to file action at magdemanda sa piskalya at para dire-diretso sa korte. Pero alam mo, sa totoo yung mga oral defamation, kadalasan sa barangay level na ayos yan eh. Kasi nagkakahingi ng kapatawaran, talagang ika nga ay pasensya ka na sa nasabi ko, hindi ko nauulitin. Oh. But at the end of the day, kung mananindigan pa rin na hindi mag-apologize at lalo ka pang hihiyain, it doesn't preclude you from filing a case in Correct. Court. Karapatan niyo po yun, madam. Basta Batas! Basta Batas! Basta Batas!